suplement ng sapat. Kapag ito talaga natin dito, yung mga talagang nangangailangan, baka magutom dahil wala ng pera. Gusto natin, kung kaya, o bigay lahat. Nasa Vira Manila, nasa condominium, gusto po natin lahat dahil alam ko natin lahat na apektuhan naman ng crisis na ito. Hi, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Kundi krisis din po sa ating ekonomiya. Krisis din po dahil maraming nawalan ng trabaho. Alam ko po ay yung iba sa inyo, tinatanong po siguro yung sa hazard pay, mga ganun. Lahat po kayo, sino po dito taga-rave? Ayun, sino po dito BCLT? Ayun, sorry po. Ano pang itong office na meron dito? Library. Ayan. BHRU? Ano ba po? PCI? Ano? PCIST na rin doon? Ayun. Building official? Mga obo na rin. Okay. Sino ba? Ano ba? PCLP ang doon sa record. PLP? At PLP. PLP ang sige yung doktor. So, spell. Ayun. So, again, maraming salamat po. Siguro yung iba sa inyo nabalitaan yung hazard pay, medyo nagkaroon ng konting problema. Pero ito na lang din po isipin na yung mga problema ay sinaman po natin yan. Hindi ko naman sinasabi ng perfect na sa agad. Lalo na medyo iba po yung hazard pay ngayon kasi nga po meron COVID hazard pay. Na mas malaki po yan. Yung mga lalo na po, yung mga salary grade 1, salary grade 2, 3, 4. Sa totoo lang, kapag nakuha nyo na po yung COVID hazard pay na ito, marami po sa inyo, parang do-doble yung sweldo. Yung iba, mahigit doble pa yung sweldo na makukuha for the months na allowed natin ibigay ito. Yung sa akin na, konting pag-unawa sa ating HR, first time ko gagawin, yung ganitong klaseng hazard pay, alam ko may mga problema doon sa sistema, hindi talaga siya na-perfect. Ano? May mga pagkakamali, inaamin naman ng HR yun. Pero nangako naman ng HR sa akin, at titignan nila yun. Pero, again, yung mga kailangan na ayusin, na ayusin po natin. Pero yung sa akin naman po, sana ma-realize din natin na tayo bilang mga kawaling ng pamahala, dalawang bagay po. Ano? Una, tayo pa rin po ay swerte. Dahil tuloy-tuloy tayo ang sinasabon. Kung tricycle driver kayo, kung jeepney driver kayo, kung nasa informal sector kayo, kung nasa ibang call center kayo, marami po dyan, no work, no pay. Sa totoo lang, karamihan sa mga kababayan natin, no work, no pay. Kaya sa totoo lang po, swerte pa rin tayo nasa gobyerno. Kahit na yung iba, nasa delikado ng sitwasyon, o nasa risk, ano, swerte pa rin tayo kasi tuloy-tuloy tayo na sumasahod. Yung mga COVID hazard pay, yung special risk na lawan, so ito po mga bonus na ito. Huwag natin masyadong isipin, isipin mo natin, swerte tayo na tuloy-tuloy po tayo na sumasahod. Hindi po sana kung may naririnig tayong nagre-reklamo, nagagalit ka agad at mayroong hindi naayos na perfecto sa HR. Yung feedback, ay lagi ko naman kayo pinakitinggan. Ano? Pati yung mga health worker natin, yung iba, pati yung mga doktor, medyo nagkamali sa computation. Pero bago magalit, bago magreklamo, nagpo-post sa Facebook na galit ka agad, sabihin muna sa magandang paraan. Yun lang naman po yung hinihingi ko. Dahil siguro nakilala na naman ako paano ako sa mga empleyado natin. At ang pwede, binibigay po natin sa empleyado natin. Hindi tayo nagtatalawang isip na hanggang sa 14th month pay, at sa mga JO, kung hindi eligible sa 13th, 14th month pay, sinisiguro natin may bonus. Ito sa mga JO, sino po sa inyo JO? Ayun, kalahati, magigit kalahati sa inyo dito ngayon JO. Ngayon, okay, ginawa natin ang paraan para meron kayong gratuity pay, 3,000 pesos para sa mga job order natin.
Pero yung totoo, yung malaki po dyan, lalo na pupunta na kayo sa field, ang pinakamalaki nga po yung talaga, yung sa COVID hazard pay natin, 500 pesos po yan per day. So, ito po, ano, may kita lang, nabanggit ko lang, sana pati sa mga ka-opisina ninyo, pati sa mga, ano ninyo, mga nakakausap ninyo, liwanag lang po natin ang maayos. Ngayon po, tayo pa rin sa gobyerno, tayo pa rin pinakaswerte dahil secure tayo. Secure tayo, hindi tayo matatakot kayo, baka sa katapusan wala kang mabuhang pera, dahil alam po natin kahit paano may makasakan tayo. So, again, maraming salamat sa lahat ng umuunawa at sa mga mag-i-explain din, sa mga wala dito, sa mga katrabaho o opisina ninyo. Ngayon naman po, itong supplemental SAP, alam naman po siguro natin yung nangyari po na nabanggit na rin kanina. Meron tayong natanggap na tulong mula sa national, pero hindi po talaga sapat yun para magbigyan ng lahat. Muli po, swerte tayo sa Pasig dahil may nakita po tayong punto na kapag identify na cancel tayo ng ibang project na hindi naman po muna kailangan ngayon 2020, ginawa po natin, napondohan natin for 150,000 families. Ibig sabihin, hindi po nakatanggap mula sa national. Iba't ibang uri ng ayuda nila, yung pinakamalakot na dyan, yung sa DSWD, yung national na SAP. Mga 93,000-94,000 lang po yun. So napakalaking yung bulto ng pamilya Pasigueño, hindi po talaga nakatanggap ng SAP. Kaya po natin iinilun sa itong programa na ito, yung supplemental SAP, yung Pasig SAP, para po matulungan yung mga alam natin nangangailangan din ng mga mamamayang Pasigueño na hindi pa nakatanggap ng ayuda. Ang target po talaga natin dito, yung mga nawala ng trabaho, yung mga talagang nangangailangan, baka magutom dahil wala ng pera. Pero narinig niyo naman, kanina narinig niyo yung mga ibang nabanggit ni Reggie, yung pag-filter natin, napakahirap talaga. Kung i-filter pa natin isa-isa yan, kung sino yung talagang nangangailangan, sino yung hindi, sino yung nawala ng trabaho, sino yung sumasabot pa rin sa private, kakabutin tayo ng aling na buwan yan kung gagawin pa natin yun. Kaya ang ginawa na lang natin, basta hindi government employee, sila natin lahat ng government employee, dulo-dulo ang sabot, basta hindi government employee, walang government employee sa pamilya, immediate family, bibigyan natin. Ngayon, may experience niyo pag bumaba kayo, yung iba sa inyo, alam ko bumaba na rin. Pero pag nag-iikot na kayo para-parang kayo, siyempre, natural din eh. Kung ikaw rin, kung isipin natin kung tayo nasa lugar nila, tatanong tayo, baka pwede naman ganito, baka pwede yung exception, baka pwede rin kasama na ganito, baka pwede yung lawakan yung definition ng pamilya na kasama ito. Pero, alam mo na, kailangan bigyan din natin ng limit. Kung hindi, aabot ng 400,000 families yung Pasig, hindi natin kaya yun. Dahil yung nakabudget na is 150,000 families. Gusto natin, kung kaya, mabigyan lahat. Nasa mahirap na lugar, nasa condominium, gusto po natin lahat. Dahil alam po natin lahat na apektuhan naman ng crisis na ito. Again, hindi na natin ma-filter talaga kung sino yung pinaka na kailangan. Umaasa na lang din tayo. Halimbawa po, kapit-bahay ko sa Valle Verde, sinasabihan ko sila, huwag kayo kumuha, may kaya naman kayo, nakakaya naman kayo ng higit sa tatlong beses isang araw. Pero hindi ngayon para sa iyo yung magsabi sa kanila. Basta kung ano po yung definition natin sa pamilya, sana aralin natin ng maigi. Nakikinig ba tayo kanina nung in-explain nyo na sa Reggie? Naintindihan naman po. Ayun, siguro mamaya, may time naman for questions. Narinig ko yung mga ibang tanong yun, natago ako kanina doon sa gilid, yung nakikinig ko po kayo. Sana aralin natin ng maigi, pitingin natin ng maigi yung definition natin ng pamilya. At sana alam din natin kung ano yung maaari nating isagot dun sa mga katanungan, lalo na yung mga common questions. Kapag talagang hindi nyo naman po masagot, pwede naman kayong tumawag sa opisina natin, ni Reggie, ni Attorney Bernice, Sir Gilbert, kung hindi na talaga. Pero yung mga basic, yung mga frequently asked questions, dapat alam na natin, may sa puso na natin yun, okay po ba? Bawas din po yun sa trabaho, sakit sa ulo ninyo. Basta dapat alam po natin. So, halimbawa po, isang mag-asawa, may limang anak. Qualified po ba yun? Ha? Yes. Yung pinaka-basic ka? Yes. So, paano kung yung mag-asawa na yun, may limang anak, pero yung isang anak nila, may asawa na rin? Dalawa. Paano po kung magkasawa na senior citizen, wala na po sa poder nila ang anak nila?
Isa, paano po kung yung isang senior citizen na yun, buntis? Ilan po yun? Isa pa rin. So, dapat alam natin na lahat ng mga frequently asked questions natin, abisado po natin. Okay? So, ito yung over ko yung microphone, hindi ko na patatagalin pa. Muli po, maraming salamat. Alam kong technically, labas na po ito sa inyong ordinaryong responsibilidad, duty bilang mga kawanig ng pamahalaang lokal natin. Pero nagpapasalamat po ako at nakikisa po tayong lahat sa layunin natin na matulungan ang bawat isang pamilya Pasigueño. Kailangan po natin ang karagdagang validator dahil kung hindi po masyadong matagal. Gusto po natin matulungan na agad-agad sa bilis ng ating makakaya. Maraming salamat. God bless. Magiging na po kayo. At huwag na nang kalimutan ang tamang social distancing. Alam ko po sa ibang lugar, medyo mahirap ano, kasi masisikip po talaga. Pero hanggang kaya, i-exercise pa rin natin yung social distancing. Yung face mask natin, hanggang ilong po, dapat natatakpan na hindi po yung nakaganyan lang. Hanggang ilong. Marami akong nakikita rin sa picture, kaya siningin po lang bago ako magtapos. Yung iba kasi kung saan-saan din nalagay yung mask. Yung iba sa ulo, hindi ko maintindihan kasi kung saan-saan din. Hindi po wristband yan, no bracelet. No. Iba tinatanggal kasi sa talagitnaan ng ano. So, huwag natin kalimutan yung basic, back to basic po tayo parati. Maraming salamat, God bless, ingat po.